Sa kanilang murang edad, hindi na sila nilubayan ng matinding hamon. Kaya naman, gaano man sila kabata, batak na ang kanilang katawan sa pagtatrabaho. Balikan natin ang mga kwento ng mga batang di alintana ang panganib, magkaroon lang ng makakain sa araw-araw. At matapos ang maraming taon mula nang una naming silang itampok sa brigada, kumusta na kaya sila? 13 taon na ring kasalo ng sambayan ng Pilipino ang brigada. Halos hindi na mabilang ang mga istoryang tinalakay sa loob at labas ng bansa. Mga kwentong nagpaantig sa ating mga puso. Nagbukas sa ating mga isipan sa realidad ng buhay. At naghatid ng parangal at tagumpay mula sa ibang bansa. Isa sa mga hindi malilimutang kwento na itinampok sa brigada ay ang kwento ng gintong krudo na iniulat ni Micaela Papa noong 2013. Ito yung ginagamit nyo na bangka, pangkulang krudo? Apo. Ano pang ginagamit nyo? Yung foam, tas yung ano, lagyanan, tas tabo. Okay. Saan yung foam? Ayan. Tapos, saan yung nilalagay yung krudo? Sa baligan po, sa balde. Pwede ba akong sumama sa inyo? Opo. Ang mga batang sina Christian, Bisaya at Ruben nangunguha ng mga krudong natapon sa dagat. Gamit ang mga foam, lumulusong sila sa tubig at iniipon ng mga krudo na kanila ring ibinibenta. Dami! Ang dami! Isli! Yun! Sino siya? Pumapasok sa ilong ang krudo! Masakit! Kita mo yung krudo lumulutang dun sa ibabaw lang ng tubig. Halo na. Kahalo na niya yung basura. So, yung alon kasi dinadala siya yung current. So, kailangan namin siyang papuntahin. Papunta dun sa bangka. Ano bang gusto mong maging paglaki mo? Ano po? Sumasakay po sa barko yung engineer. Bakit engineer? Kasi po ba? Balang araw kami rin po magbubuhos ng krudo po. Naipakita ng istorya ni Ruben, Bisaya at Christian na hindi lahat ng bata ay laruan at mga lapis lamang ang hawak. Ang gintong krudo ay umani ng napakaraming pagkilala sa iba't ibang award-giving bodies. Ginawa rin ito ng silver medal sa 2014 New York Festivals, finalist sa 2013 Japan Prize at nagkamit ng prestigyosong One World Award, ang pinakamataas na parangal mula sa US International Film and Video Festival sa Iceland. Isa pa sa mga natatanging kwentong itinampok namin sa brigada ay ang istoryang tinutukan ni Salima Refran. Mga gurong tumatawid ng rumaragas ang ilog, makapagturo lang sa kanilang mga estudyante. May tawag si Adrian! Ang nagtatawid sa kanila sa ilog, ang grade 5 student na si Adrian. Ang kanyang gamit, isang salvavidang mula sa gulong ng truck. Ang Adrian pakihawak mo na. Babalanse ko lang. Ang dedikasyon ng mga guro sa Rizal ay patunay na kaya nilang tawirin ang rumaragas ang ilog, makapagbigay lamang ng serbisyo sa kanilang mga estudyante kahit buhay pa nila ang nalalagay sa alanganin. Gusto ko rin po na marami rin akong matulungan. Gusto ko na pakita ko sa kanila hindi had lang talaga yung kahirapan, na matapad ko yung pangarap. Taong 2018 din nang maipalabas sa brigada ang istorya ng magkakaibigang ito mula sa bayan ng Paumbong sa Bulacan. Nakilala sila ng ating kabrigadang si Maris Umali na tila naglalaro lang sa mga pinatutuyong palaisdaan. Pero nangangapa pala sila ng mga isda at iba pang seafood na pwede nilang ibenta. Paano ba ulihin ito? Natatabo ng tilapia! Ayan! May sugpo tayo, nakaswerte tayo. Grabe, hindi ganun kadali ito ah. Ayun! Parang may nakakapana ako.
Matapos ang 6 na taon na binalikan ng ating kabrigadang si Athena Imperial ang isa sa kanila. Binalikan namin si Jeric, 12 taong gulang lang nang una siyang puntahan ng brigada. 18 taong gulang na siya ngayon, sa kasamaang palad, nananatiling mahirap ang kanyang pamumuhay kasama ang pamilya. At para may makain, nangangapa pa rin siya sa mga pinatutuyong palaisdaan ng mga pwedeng ulamin. Di tulad ng iba niyang kaibigan, naging mailap ang pag-asenso kay Jeric. Wala rin siyang permanenteng trabaho ngayon. Tumigil po ako sa pag-aaral. Nagtrabaho lang po ako. Parang di po kaya mag-aaral. Parang dumupo na kita yung kasiyahan ko sa mga ginagawa ko na trabaho at pangangapa. Parang wala po sa isip ko mag-aaral dati. Pero ngayon po, nagsisisi po ako. Yung tito ko po kasi nagko-contraction. Sinama po ako ng tito kaysa po mangapa. Sinama po niya ako mag-contraction. Malapit na rin daw maging ama si Jeric. Nagdadalang tao ngayon ang kanyang girlfriend na si Queenie. Handaan na po. Kinabahan. Pero masaya naman po na ganun. Na tinanggap po ng mga magulang. Sa ngayon po nag-iipon pa po kami ng pera pambili po ng sidecar. Kasi po may motor po, wala lang pong sidecar. Ang iba naman sa aming nakilala, naghahanap ng mga butil ng ginto sa bundok ng basura dito sa Smoky Mountain. 2015 ang una naming makilala ang batang ito. Si Ruben ang halos tumatayong leader ng grupo at nakatoka sa pagbubungkal ng lupa. Sino nagturo sa'yo na ano, may ginto sa basura, Ruben? Tatay mo o ikaw lang nakaisip nun? Hindi po, tatay. Ah, sabi sa'yo ni tatay mo. Ano sabi sa'yo? Marami po daw dito ginto. I'm sorry. Kumusta na kaya sila ngayon? Ang 10 taong gulang na si Pungay noon, 19 na taong gulang na ngayon. Mula raw nang una namin siyang makapanayam, may kumupkup ng pamilya sa kanya. Mayroon pong tumulong sa amin. Sila po, nag-alaga po sa akin. Tagawatak-watak po kami. Mayroon po kasi mamula ng tatay. Pero ngayon po nakaka-chat ko na eh. Kumusta na daw po kami? Kumusta na daw po kami nakatira? Nanay ko daw, kumusta na daw po? Gaya ng ibang kabataan ngayon, pampalipas oras ni Pungay ang social media. Nagtatrabaho sa gabi si Pungay bilang pahinante ng isang delivery truck. At kung dati raw ay namumulot siya ng sapin sa paa, daw ay may pambili na siya ng tsinelas. Kahit masikip, sinusuot ko. Ngayon hindi na. Partner na po. Sabihin ko po sa sarili ko, one day, hindi na po ako magpapaa. Gusto na po ako ng mga matitinong Stephen magkapares. Hindi po ako gaya dati. Si Jeffrey naman na 9 na taong gulang noon, 19 na taong gulang na rin ngayon. Minsan nangangalakal pa rin daw siya dito sa Smoky Mountain. Jeff, kumusta ang buhay mo matapos mo itong ibahagi sa brigada? May mga nagtatawag sa akin na, uy, sikat ka na. Nasa TV ka na nga. Parang naglalaro lang po kami sa puso. Tapos na-miss ko nga po yun eh. Dahil wala pong problema. Ngayon, dami na eh. Nagbaliktanaw rin kami sa panahong una naming nakilala ang magkakaibigan. Ikaw yan? Wala ka pang chinelas dati. Meron ka bang message o mensahe sa batang Jeff? Kung pwede mong kausapin yung sarili mo nung bata ka. Ang saya-saya. Ang saya po maging bata. Hindi na nakapagtapos ng pag-aaral sina Pungay at Jeff. Pero kung magkakaroon ng pagkakataon, nais nilang ipagpatuloy ang kanilang pangarap. Ang isa pa nilang kaibigan na si Ruben, umuwi raw sa probinsya noong 2017 kasama ang buong pamilya. Ano bang pangarap mo sa buhay? Sundalo po. Ikaw ba? Anong gusto mo paglaki?
Sundalo. Ipinakita sa akin ni Napungay at Jeff kung saan sila noon nangunguha ng ginto. Kaya nakuha yung idea na yon na baka may mga gintong maalahas kayong makuha? Sa mga magulang po namin. Talaga? Ang mga batang paslit na mulat na noon sa hirap ng buhay, mas naging mulat sa realidad na sa mundo, kailangang maging madiskarte at masipag para maitawid ang pangangailangan sa bawat araw. Nakalulungkot isipin na lumipas man ang maraming taon, ang realidad ay may nanatili pa rin sa hirap na kinasasadlakan nila noon. Sa kabilang banda, sumilip ang pag-asa sa patuloy nilang pagsisikap. Sana ang mga istoryang ito ay hindi lamang manatiling kwento, kundi maging isang tulay para sila'y magabayan ng pamahalaan at lipunan para matupad ang kanilang mga pangarap.